afternoon. Kamusta ka na? Ayos lang. Darren. Darren, good afternoon. Okay, kamusta? Good afternoon nga ba? Kailangan mag... Okay, good afternoon. Kahit ano. Ah, sige. We have a guest. Yeah. From America City. Yeah. Inutusan lang tong bumili ng suka. Tapos biglang, oo nga. Napadpad sa podcast natin. And by the way, first... Wait, let me introduce you. Oh, Mr. Paco, Aris Paco Chaga in the house. Thank offstage you. Hang. You know what, welcome... Welcome dito sa akin ha, kasi na-excite ako at ninenervyos dahil ito ang una kong podcast. Ako ang ninenervyos, you were my best interview ever. Ay, ako naman, ito ang first podcast ever. Naglolokohan lang tayo. Hindi, seryoso, iniisip ko nga, kung nag-podcast ako ng pandemic, hindi. Si yung kay Jet was more of like test run kami, yung kanyang yung podcast niya. Mm-hmm. Pero ito yun, audio yun. So ito yung kumpleto na video at saka audio na... Pero low-tech lang kami dito, yung studio mo, high-tech. Sobra ka naman. Anyway, go. Let's start from now. What brings you to Manila? So, ang Manila ko ngayon is, mayroon akong artist na tinutulungan, mm-hmm. si Cedric Escobar. Tapos, nagkataon na parang tayo nung bata tayo, diba? Tara! Ganun, kumbaga, tulong-tulong and all that. Based in LA to. Based in New York, Cedric. So nakita ko siya nag-front act sa ibang artist. So kami ni Jonathan Buen Camino, challenge namin siya na huwag ka mag-front act. Doon ka sa gitna ng set namin. So titingnan natin kung lalaglag or kung maiaangat niya. Di ba? Kasi madali mag-front act eh. Front act, tugtog ka lang, hit or miss, hindi ka naman yung main act. Pero pag ikaw ang nasa gitna ng main act na aanuhin mo yung audience nila, you have to be able to deliver. So, saan yung show? Sa New York, sa The Haven. Naka-deliver naman yung bata. So, naisipan namin ni Jonathan, sabi namin, tara, i-project natin. So, ngayon, by the time na ipalabas na ito, tapos na, nakapag-sign na siya sa Poly East. Oh, congratulations. Thank you. And thank you very much din sa'yo because you were there when we were recording his in songs. In LA, yes. So, yun yung mga times na yun. Kaya ang ganda. Bilis, oh. Yes. So, hindi ko pa alam na Poly East pala yung record label na pinag-uusapan natin. Mm-hmm. Di ba? So, nung time, hindi kami nagtanong eh, pero pinipitch niya na okay siya sa label niya. Yeah. Tapos, ang nakakatuwa, biglang, sabi ko, Poly East ba? Sino ba mga artist ng Poly East? Tapos, nakita ko nga sandwich nandun. Ah, masasamang tao yun. Sabi ko, pag-isipan natin mabuti na loko lang. Sabi ko, sabi ko, done! Andun na sandwich, okay na. Because, basis dun sa pinag-usapan natin sa podcast ng sandwich, you guys were very happy with Poly East. Over the years. So, done deal yun. So, yes na kami kagad. Kaya, that's what brings me here. Are you shooting videos, recording, albums? Recording, yes. Magvo-vocal tracking kami kay Studio Z, kay Paolo Zarate. Tapos, music video, dalawa, tutuhugin namin yung dalawa music video. Wow. So, With Adrian Arcega. Ang ito, nag-meeting kayo eh. Oh, hindi, pero yung, dapat kay Chris. Oh. Dapat kay Chris. Chris Escolano? Oo. Oh. Masamang tao. Si pero, nag-usap na kami ni Chris, yung third. Yung third at saka yung fourth kay Chris. Kay Chris. The guy is also Filipino. Filipino, born in Quezon, Quezon Province. At talaga anong kababayan mo? Oh, kababayan. 2 hours past Lucena. Ano ba? Mag Pagbilaw? Letter G. Sa inyo, Gumaka. Meron pa bang isang ganon? Ayun. Oh. 2 hours from Lucena. Ano yun sa inyo? Ano yung katabi? Laridel. So, basta, taga Quezon si Cedric. Escobar sila. So, taga Quezon. Hindi yan drug dealer. Hindi. Music dealer. Escobar eh. Yeah. Escobar, ibang bata. Pero, di ba parang ang naano naman ako is, it's fulfilling eh. Di ba? You've done this with other artists also. You know, yung mga dami mo tinulungan na artist. Ibang level pala when you do it for another artist. Pag yung natutunan mo over the years, binibigay mo na sa iba. It's very fulfilling. Gusto ko nga tanongin rin kanina since nasa States ka and yun nga, you're helping yung mga young artists. Yeah. Ano yung nakita mong parang fulfillment dun sa ano yung joy na nadadala niya sa'yo? Iba, kasi like...
ang mga ano, ang mga Pilipino na nagpunta ng Amerika, gusto nilang i-conquer yung Amerika. Ang mga born and raised sa Amerika na natututo kumanta, gusto umuwi sa Pilipinas. Mm. Yung mga JR, yung mga Chris Lawrence, yung mga ganoon, di ba? So naisip ko, I mean, lumiliit na yung mundo eh. And because of sa ginawa ni na Jokoy, sa ginawa ng ibang mga Filipino artist, ang gaang ng approach ng embassy ngayon ng Amerika para magdala ng mga Pilipino sa ibang bansa and vice versa. So, yung just to be able to dip your fingers and to tap into helping new artists, iba yun darin eh, yung fulfillment talagang parang feeling mo sa'yo, pero yun nga lang ang difference, hanggang backstage ka na lang dahil iba na yung pupunta sa so stage. So, right now you're managing Cedric? No, mina-mentor ko lang siya. Who's managing him? Kaibigan natin na hindi ko pwedeng i-disclose na nag-refer kay Chris, hindi natin pwede sabihin kasi masamang tao rin. Pag hindi natin pinapit. Pero alam mo na yun, Chris, yung nag-refer sa akin sa'yo, siya yung manager ni, sabi ko off-cam kasi okay. May mga reasons doon. So, pero he's in good hands para sa akin. Okay, are you involved in songwriting yes. and recording? Yes, wow. Sa songwriting. That's good news. Yes, sa songwriting and recording, kumbaga binalik ko yung vibe natin nung nagsisimula tayo and all that. Yung tipong unpretentious lang. Walang mag-hit ba to, hindi ba to mag-hit, sulat lang. And ito, no bullshit, no BS. Nung sinabi mo meron mga folder na ito pang Squid Nine, ito pang Sandwich, ganyan-ganyan. Writing every day. Pagkatapos ng podcast mo, ginawa ko yun. And so nung dumating yung time, yung opportunity na sabi nung parents niya, may matutulong ka ba sa anak? Meron! May naka-ready na ako. Kahit ba sabi mo, isang line lang yun. Tininit. So doon sa bahay nila, tinapos ko yung kata based on that. So is it English or Tagalog. Filipino? Tagalog siya. Tagalog. Dahil sabi ko nga, dito tayo sa Pilipinas. Tagalog. Ang nakakatawa guys, nung OPM Summerfest, yung kasama River Maya, True Faith, Glock 9, Intro Voice, sinama ko si Cedric doon. Sinama ko siya para maramdaman niya ako anong pakiramdam ng tae. Akala ko Filipino vibe. Parang Filipino vibe. Okay. Bago siya eh, di ba? Laking Amerika eh. Laking Amerika darin eh, di ba? So, Swim with the sharks. Kung paano tayo dati gina sa ABS, di ba? Oh, doon kayo. Kumbaga hindi perfect conditions. Doon kayo. And then, iko-call time kami na maaga. Tapos isasalang yes, na yes. Ang huli, di ba? Pag taping. So, galing New York, sabi ko sa parents, ate, yung si Cedric, kailangan ko po sa LA para sa press con. Yun lang ang pinakamagandang na experience niya, yung press con. Kasi pantay-pantay eh. Okay, pagkatapos sa press con, punta ka na sa studio, 1 o'clock. Tomorrow, okay. Ang rehearsal, 4 o'clock. Pinapunta ko siya ng 1 o'clock. So, dating siya ron. Naka-ready. Dating ang Glock 9, ang True Faith, ang River Maya, ang intro voice ng 4 o'clock. Pasok lahat. Ako naman, guys, si Cedric. Lahat siya, ganun lang. Mamaya konti, 7 o'clock na, hindi ko pa rin sinasalan si Cedric. So lumapit na si Marcus Cueta. Pax, sino nga pala ulit yung kasama natin sa labas? Si Cedric. Hindi, kanina pa yan, di ba? Hindi, ayaw mo ba munang isalak? Hindi, ayaw mo siya magantay dun. Kaya niya yan. Birthday ni Mark ngayon. I know. Happy birthday, Mark. So, yun na. Mamaya konti, si Aris naman, si Glock 9. Pax, kawawa naman yung bata. Ano ba pangalan niya? Si Cedric. Salang na natin. So, hindi namin talaga sinalang. Pero si Cedric, cool na cool. Kasi tahimik lang talaga. Tipong, pag alam ba, may gumagano si Medwin, tatakbo siya, kukuha siya ng tubig. Yung tipong, ano siya, game siya. So, 1 a.m., which is technically 4 a.m. sa New York. O, Ced, ikaw na. So, kumanta. Natuwa ang mga senior. Binakapan si Cedric. So okay, may banding na sila na wala na akong kinalaman. Kumbaga, sila-sila na nagbabanding, right? Okay na yon. Show na, tour na. Ang role ni Cedric kasi sa tour, transition artist. Which means, yung ginawa namin sa OPM Summerfest, naka-intertwine eh. Production number, lahat ng artist, tapos labas lahat, intro voice una, one song, tapos True Faith, one song, tapos transition si Cedric, one song, tapos Glock 9, one song, tapos River Maya, one song. Transition si Cedric, one song, intro voice, four songs. Kumbaga, pa ganun.
Si Cedric minus one. Nung pagdating ng gitna ng tour, kasi ka nagkaroon na ng camaraderie, si Mike Elgar, nirally kaming lahat. Sabi ni Mike Elgar, teka muna, bakit siya naka-minus one? Tayo lahat. So ni Mike naka-minus one din siya eh. Si Mike, no? Alam mo, ang sweet ni Mike, ang ginawa ni Mike, sabi, baka pa na natin. Alam naman natin lahat ng TikTok. Ang kinanta ni Cedric sa OPM Summerfest was Alapaap, Bilanggo, Your Love, Next in Line, Harana. R&B tong batang to. Wala siyang alam sa 90s. Pagkatapos ng OPM Summerfest, nawala na yung pagka-R&B. B na lang. Alam mo yun, yung tipong, doon niya na-appreciate kayo, kami, lahat ng artist. Kasi mga bata ngayon, di ba, lagi kumukulot na yung boses, puro mga ganon. All of a sudden, ito bumalik sa roots. And I think it was a golden age. Para sa akin, it's still the golden age of music na kung saan tayo lahat nanggaling. And I think artists should know that. Na kung ina-acknowledge nga ng South Border yung genre natin, dapat ina-acknowledge din ng mga bagong artist yung genre natin. Because iba yun eh. Since na-mention mo yung roots nga, no, can you talk about yung paano kayo nag-start din nung sa intro voice din? Oh yeah. My God. So, yung intro voice. You started it? Yeah. Diba? And I think G3? Si G3 later on na si G3 . So, pero ang nag-start nun, si Thurgy, who passed away a year ago. Yeah. A few months ago. At saka si Jonathan at saka ako. So, what's cool? Lasal. Green Hills. So, ako kasi trip na trip ko mag gusto ko mag-frontman eh. Hindi naman obvious. Diba? Kasi sabi ko, bubuo ako ng banda. Tapos ang unang kantang ni-rehearse namin sa studio ni Dudy Alfonso was Everything Counts in Large Amounts. Wow. Okay? So si Jonathan Buencamino ang keyboard player, si Thurgy ang gitarista, ako yung kakanta. Wala. Sino the drums? Wala. Well, drum, Depeche Mode naman eh. Pwede drum machine. Wala, kami tatlo lang. Nagtatry lang kami. So wala ako sa tono, hindi ko makanta yung kanta. So sabi ni Jonathan Buencamino, hindi ka pwedeng kumanta. Sabi ko, nang napakalumanay. No. Ano, Pax? ano, mention eh. Kasi, wala ka sa tono eh. So, ganun. Sabi ko, anong gagawin ko? Sabi ni Thurgy, wala ka bang alam na instrumento? Sabi ko, wala. Hindi ka pwede magbanda. Sabi ko, ituro niyo sa akin kahit anong instrumento. So, tinuro sa akin ni Thurgy yung drums. Ah, siya pa ang nagturo sa akin. Anong year to? 86. Yeah. Ang unang beat was tug, tak, tug, tug, tak, tug. Yun ang unang beat. And for some reason, nagawa ko kagad. And that was the first time na nag-drums ako. Nagawa ko kagad. So, the grabbing hands, grabble they can. Di ba? We're shaking a baby now. Shaking a baby. Marami nang pwedeng ano, tugtugin. Whether that was it or not, yun lang ang alam kong beat, yun lang ang gagawin natin, may banda ako. So that happened on a Saturday. It happened on a Saturday. Tapos Monday, nagpunta ako sa Dutch Entertainment. Sa Broadway lang? Oh. No. Sa EDSA. Sa EDSA? 1986 eh. So okay. Wala pang Broadway. So nagpunta ako sa Dutch Entertainment. Bago pa lang Dutch Entertainment noon. Tapos, so Saturday practice, Sunday, nagpunta kami sa SM Cubao, nagpabila ko sa nanay ko ng New Wave Gel. At saka ng pang-artistang attire. So, sige naman, support. Pagdating ko sa GMA nung Monday, nagpumasok ako sa guard, mukha akong artista dahil feeling ko. Hindi ko sinasabing mukha akong feeling ko. So sabi ko, that's entertainment ako. So pasok ako doon. Nagkakagulo na. Alam mo naman before the show, nagkakagulo mga tao, di ba? And alam ko, first batch of that's... Lima pa lang sila. Si Monching, si Tina Panera, si Gestoni, si Michael Loxin, at saka... Leia? No. Thursday yun eh. Si Aga? Si Aga never. Si... Si Tina Panera, Ramon Christopher, Lotlot De Leon, Gestoni Alarcon, Michael Loxin. Yun, OG. Yun, So sabi ko, nandito ako para kay Kuya Germs. Okay. So, 1986, 15 ako noon. So, nagkakagulo silang lahat. Nakita ko si Kuya Germs. Like, eye to eye contact kami. Sabi ko, Kuya Germs! Eh, syempre, nakakita siya ng laman. Di ba? Pag di, oh! Sabi ko, Paco!
Napapagupit tayo sa Ricky Reyes. Sabi niya, Paco, kumusta ka na? At that point, alam ko nagbubullshitan kaming dalawa dahil hindi naman kami magkakilala. So, sabi ko, okay ako, Kuya Germs. Sabi mo sa akin, pag may banda na ako, lapitan kita, bibigyan mo ako ng spot dito sa Dutch Entertainment. Sabi niya, oo naman, sandali. Carmelite, si Paco. Si Paco, pakikausap nga, ganyan. Ang sinabi lang sa akin ni Tita Carms, may instrumento ba kayo? Sabi ko, meron po. O sige, pwede ba gamitin ng Hocus Pocus yung instrumento nyo? Kasi Hocus Pocus that yung band. That show band from Shakey's. From Shakey's, yes. Sila yung, Olonga po. Yes, sila yung local band for Monday Group. Sabi ko, pwede po gamitin ng ano, ng Hocus Pocus. Oh, yun naman pala eh. Ibig sabihin, hindi na sila magrarenta ng gamit. O sige, okay. Intervoice. Sige, Monday. Wala naman kami instrumento. Na siyempre, kinuusap po si Dudy Alfonso, di ba? Sabi ko kay Dudy, can we rent out your instruments? In 1986, ang siningil sa akin ni Dudy was 2,000 pesos. Ang mahal yun, ha? Mataas yun. So sabi ni Jonathan, parang 10,000 yun ngayon. Di ba? 10,000, 15,000. Grabe, yeah, no? Yeah. Sabi niya, parang lugi yata kami kasi dalawa kami magkapatid, hindi pwedeng i-divide yan, di ba? Parang, so anyway, ang ending, daddy ko nagbayad lahat ng pag-rent nung instrumentong yun. Kasi pinitch ko na, Dad, magaling kami. And to think na wala pang 1 week old, tutugtog na kami sa Dutch Entertainment, yeah. Di ba? So pagdating sa Dutch, sabi ko, agaan natin, dapat 4 o'clock pala ng hapon, nandun na tayo. So, dumaan kami sa mga audience, kinausap ko yung mga fans. Sabi ko, sino pinuntan nyo rito? Ah, si Justoni. Sino pinuntan nyo rito? Ah, si Ramon Christopher. Sabi ko, magpapapirama ba kayo ng picture? Oo. O, isulat nyo yung pangalan nyo sa likod kasi kami yung band eh. Nandun kami sa dressing room kasama nila. Ako na magpapapirma. Ay, talaga ba? Ganon. So, sige, pirma, di ba? Tapos nun, sabi ko, one condition lang. Paglabas po namin, sumigaw po kayo ng malakas na malakas. Yung pinakamalakas na sigaw. Okay. Audience impact, yun. Sabi ko sa'yo, Rames, wala kami sa tono. Kimakanta kami Twist and Shout, Kiyopsi. Elited ni Jonathan, lumalabas. Wala ako sa timing. Nag-wild. Pero nag-wild yung mga tao. Iniisip ng mga tao, sino itong mga to? Ba't nagwawala yung mga fans, di ba? Alam mo yung mga fans na yun, naging kaibigan namin ng Solid. Mm. Yung isa sa kanila, si Fernando Guzman, is the head of the Philippine Movie Press Club. Na nagsimula kami lahat sa Dutch Entertainment, mga ganun-ganun. So inalagaan lang namin talaga yung fan base. And after that, we did 5 weeks of Dutch Entertainment. Kaya lang kami nawala. Wala nang pera yung mga magulang namin. Hindi nila kaya dahil wala pumapasok na income. Kasi nag-rent kayo ng gamit. Mm. Pero yun, kay Cherry Ignacio, kay Dudy Alfonso. So pag Saturday, kailangan nila isara yung bootleg. Yung studio nila. Rehearsal studio. Kasi nasa amin yung gamit. Who was in the band at this point? Jonathan, JJ, Louie, yung brother ko na namatay, ako, tapos si Carlos Castillo. Kapatid ni Deglo. So, kami-kami. Kami-kami yung magkakabanda nun. Yun yung first incarnation ng Intervoice. How long was that? 5 weeks. And then, sino napalitan? Si Carlos, napalitan ni Jobert. Jobert, on bass. Yun, isa pang nabudol-budol kami ng Jobert na yun. Kasi magaling si Carlos eh. Si Carlos, malaki yung mga kamay nun eh. So magaling mag-bass talaga. Pagkatapos nun, pag wala siya, yung kapatid ko magbe-bass, isang daliri lang. Di ba? Yung mga tipo pang beginner, puro ganun. Tapos, dumating si Jobert Buen Camino, so in-audition namin. And nung time na yon, parang pag narinig mo nakakatugtog ka ng bassline ng Head Over Heels, ng Go-Go's, boom, chipodo, boom, di ba? The boom, boom, boom. Big deal yun. So tinugtog niya yon. Tuwan-tuwa kami, sabi namin, pasok ka na, ikaw na. Ano pa alam mo? Yun lang. Yun lang. Parang, pero nakuuhan na namin eh. Di ba? Parang, fine, ikaw na. Ikaw na ang bayista. And that's how it started. Yung incarnation namin na si Intervoice na si Jonathan, si JJ, si Turgy, si Jonathan, si JJ, si Turgy, ako, si Jobert. Yun ang naging bakit Intervoice yung name? Ang story nun, si Thurgy, pinangalan niya na Instruvoice. Instruments and Voices. Okay. Instruvoice yun. So, tumawag ako ng bootleg, si Dudy Alfonso, ang daddy nun, general or colonel. Somewhere along those lines. So, ang taga
bantay ng studio ni Dudy, si Regento, si Lando. So ngayon, pag 15-year-old kid, tatawag sa rehearsal studio, di ba? Parang, tapos ang sasagot, hello! Matatakot ko eh. Di ba? Parang, kailan to? Sa Sabado po. Ilang oras? 2 hours ang minimum namin. 2 to 4 po. Ano ba ang banda mo? Intro voice po. Kaya naging intro voice. So, dapat yun, akala ko, sabi nga nina Jonathan, parang, ano kalukuhan yun? So, akala ko, okay, palitan lang ng intro, I-N-T-R o V-O-I-C-E, di ba? Pagdating namin sa studio, tuwan-tuwa kami dahil alam mo yung calendar yun na sa wall, yung square, square, square. Nakalagay doon, intro voice, yung spelling ngayon. Yung I-N-T-R-O-V-O-Y. Sabi nyo, pangalan natin yun, no? Ayun, kahit mabantot, iniwan na namin na ganun. And ang ganda, because toward the end, naging barometer namin. Like, when people were able to spell intro voice the right way, alam mo nang may natatamaan ka na eh. Dahil wala kang kaparehang pangalan eh, di ba? So, for them to be able to spell it the right way, okay na. Ngayon, di, mali-mali na ulit. May boys, may boys, may miss. So, alam mo, wala na. Wala, tapos na tayo ron. But it was a good run. Parang ganun. Yun. How did you get to the first album? First, ilang years from... Five years. What? 86, di ba? So, 86, pagkatapos ng Dots Entertainment, syempre, ang next goal mo, Merinol. Variety show. High school kid, andun lahat ng high chicks. High school, high school. Pag tumugtog ka sa variety show, ikaw na, di ba? 12 midnight ang slot namin, tapos na uwi ka na. So, 12 midnight ang slot po namin. Tapos, ang headline, The Dawn at saka Gel Boys. Sila mga sikat noong 1986. Yeah. So, The Dawn at saka Gel Boys. That's entertainment band din yung The Gel Boys. Sila yung hit, di ba? So, Merinol. Hindi ko alam kung bakit binili ko sa Santa Mesa yung sticks ko. At hindi ko na alam kung bakit isang Paris lang ang binili ko. Malapit lang kasi sa bahay. Na, sa area natin, di ba? So, eto na. Biglang 12 midnight, ang unang kanta namin, Melt With You. So may mga nag-stay na high schoolers, di ba? Hindi ako nagbibiro rhymes dahil pagbila ko, 1, 2, 3, pak! Pag ganun ko, dahil floor tom at saka ano yun eh. At saka snare. Pucha, nahati sa gitna yung kaisa-isa ko. Daliri. Hindi, yung stick. Ah, yung stick. Nahati sa gitna. Pwede naman mahati sa taas o sa baba. Sa gitna nahati. Oh. Siya, 12 midnight ka na tumugtog. Yung mga Mary Nollers mo na pinagpapakita, nakaganoon na lang siya, parang. Tapos ako nag-anap, meron ba kayo duct tape? Kasi tinatapean mo yung sticks, di ba? So, wala pang reserva nung araw. Wala pa. Eh, syempre, umalis na yung mga band na professional. So, yung drum set na gamit mo, yung drum set na ginagamit nila sa Gals, sa Pep Squad. Tapos, tumutugtog ka, finally, may ano na yung sticks mo. Umaandar pa yung kick drum mo. Hindi ka pa marunong mag-drums, di ba? And all that, parang, what an experience. We did that for 5 years. Pero, ang pitch ko palagi, pag tinatanong, Paco, anong sasabihin namin sa blurb? Coming out with an album. Year 5, sabi ni Jonathan, sandali. Bakit? Huwag mo na sabihin coming out with an album. Bakit? Di ba taon na natin sinasabing coming out with an album? Wala pa rin album. Sabi ko, lalabas yan. Basta sabihin natin coming out with an album. So, you eventually met your manager, Tommy Tanchang. How'd you meet Tommy? Dahil doon nga sa chain of events na yan, di ba? 1986, 87, wala na kami sa Dots. Nag-new wave na kami. Ang WIA naghahanap ng... WIA Records naghahanap ng artist na pwedeng mag-cover ng I Go Crazy ng Flesh for Lulu. Kasi noong mga panahon na yun, from the movie Some Kind of Wonderful. Because mahal ang synchronization rights. Okay. Kaya sina Jojo Alejari, mga Your Eyes. Cover lahat yan eh. Kasi pag ginawa mo yung original artist, ang laki ng babayaran mo sa performing rights organization, mga ganon, tsaka publisher. So, ito, tumutugtog ng ano, ng I Go Crazy tong bandang to. So, kinausap kami ni Eddie Nicolas at saka ng mami ni Melody, si Flora Ramos. Inupo kami, gusto nyo bang sumikat? Bakit hindi? So, tugtugin, kaya nyo ba i-record yung kantang tinutugtog nyo? Try po namin. So, ni-record namin yung I Go Crazy. Sa Pink Noise? No, hindi pa sa Pink Noise noon. Sa Audio Cap. Yung wala pa si Tommy noon. Nung time na to, si Ira na ang gitarista.
Kaya how naman, did Ira join the band? Nagkabulutong si Thurgy. So wala kaming gitarista. Itong kapatid ko, si Louie, kabatch niya si Ira. So sabi ni Louie, sabi ng brother ko, taga 524 EDSA lang yan. Which is malapit sa the bahay old natin. Dread, yes. The EDSA Dread, eventually. Yeah. Okay, okay. Malapit sa bahay natin, di ba? So punta ako sa bahay niya, kumakatok talaga ako ng gabi. Talagang... For context, San Juan yun, yung bahay mo. Bahay natin, oo. Oh. Ako sa tita ko. Yeah. Kaya ako napapadpad sa kanila. Kasi doon kami naka, doon yung area namin. Watch for lunch, ganyan. So, ang nangyari doon, sabi ko sa guard, si Ira, may security guard pa yung bahay. Ah, talaga? Mm. Ira Cruz ba to? Ira Cruz, yes. Ah, talaga? So sabi ko, Ira, pwede ka pa maging gitarista ng banda ko? Tapos sabi ko sa kanya, napanood kita sa Gals, ang galing mo mag-gitara eh. Naks. Sabi niya, kailan ba yan? Dito sa ano, sa ganito, sa ganyan. O sige, game. Sa kay Stephen Lou. Roundhouse. Di ba yung kanya, yung My Generation Concert. Mm. Doon kami tutugtog. So, si Ira, gitarista. Sabi ko, pogi naman itong taong. Tsaka bayan. So, tsaka cool. So, tama-tama si Thurgy nag-drugs. Pinasok mo lang yan. Solid. Okay. Hindi, kasi okay kami. Si Thurgy nagkakalat. Bye-bye na natin itong si Thurgy. Dito na tayo kay Ira. Kasi kung hindi, magkakalat tayong lahat. So sabi na, Ira, ikaw na gitarista. O sige, ako na. Ganyan. So okay, si Ira na gitarista. Tugtog na kami mga new wave, mga Pinoy rock. Yun na yung pondo namin ni na Ira. Tapos na-discover nga kami ng WIA for Some Kind of Wonderful. Yung 10 shows na ginawa namin sa TV, naka-generate kami ng maraming fans. And sinabi ng mami ni Melody, labas tayo ng album. Melody of Sugar Hiccup. Of Sugar Hiccup. Mm-hmm. For context. So, sabi ng mami ni Melody, labas tayo ng album. Ako maglalabas ng pera, maggawa tayo ng demo. Mm-hmm. So, Just a Dream at saka Lalabay. Kasi wala pa naman kami mga kanta masyado. Urig na yun. Urig yan. Mm-hmm. Okay. So, si Jobert, since... ninong siya ng anak ni Carlos Castillo at si Carlos Castillo gumawa ng Lalabay, sabi niya kay Carlos, gusto mo pamilyang alak, amin na yung kantang Lalabay. Kinuha namin. Okay. So kaya yun ang songs. So may dalawa na kaming demo. So nilaku sa Weya. Sabi ng Belyatan, parang hilaw pa intro voice. So, sabi ni Miss Flora, pero nag-promise ako na pagkatapos, nag-promise tayo na pagkatapos ng Some Kind of Wonderful, ibibigyan natin sila ng album. So sabi ni Miss Bella, hilaw pa yung intro voice. Okay, so naglaban silang dalawa. So inupo kami ni Miss Flora, sabi ni Miss Flora, okay lang ba na magpasok ako ng apat pang banda, gumawa na lang tayo ng compilation album. Ten of Another Kind. Wow, okay, I'm just learning this now. And the other bands are... Dean's December, Violent Playground, Under Blue Skies, at saka Ethnic Faces. So puro senior sa amin to. Tanda mo, we were 17-year-old kids at this time. But they weren't that old from you, mga 3 or 4 years older. No, malaki. Malaki. Well, kami ni Ira ang pinakabata eh. Sina Jonathan, mga halos, mga ganon. Si Jobert lalo kay idara ni Jobert. Kasi si Jobert, I think, is 56 or 57, ganon. So kami talaga mga musmus talaga na parang, okay, si Didits Gonzalez, hindi kami pinapansin niya. The writer, the jingle writer. Na talagang, sabi ko kay Didits, oh, Paco, sabi lang niya sa akin. Grabe. Pero mahal kami ni Didits ngayon, may kwento rin yan. So anyway, so Ten of Another Kind, kami yung pop boys, tapos lahat sila yung mga feeling, mga ganyan, di ba? So sabi ko. Oh, I saw that tour sa UP. Yun. Iyon. So sabi ko, guys, ang tulog natin dito sa Ethnic Faces. Ang tulog natin sa Ethnic Faces dahil maganda yung Golden Boy. Sabi ko ganoon. Maganda. Anong tulog? May tulog kami. Feeling ko sa aming lima, mahihirapan kami sa Ethnic Faces because ang sinabi sa amin is hilaw kami. Okay. So let's do this compilation album. If you guys can rise above these four other bands. We'll give you your album. Parang may competition rin. Parang ganun. Kumbaga parang, this is to let us go gently. Diba? Pinangako talaga sila ng album eh. Amnuia. So nangako ng album. Unfortunately, feeling namin hindi nyo kaya magbenta ng album.
So maglabas na lang tayo ng compilation. Oh. Who produced Ten of Another Kind? Si Miss Flora. Okay. On her dime. Mm. Ngayon, what studio? Pink, Fullerton na kay Tommy. Ah, Fullerton. Mm. Before Pink Noise. Before Pink Noise. So, si Tommy naman, ang nakakatuwa kay Tommy, kaibigan niya itong mga bandang to. Kasi si Tommy, ang head ng, ano yun, ng punk. Oh, Twisted Red Cross yan eh. Parang label yun. The old punk label, parang punk label in the 80s. Yeah. So kami yung ano eh, kami yung EO, mga ano to eh, mga pakit siguro tong mga to eh, di ba? Feeling pakit tong mga to eh. So, ang nangyari... But Tommy has a knack for something, eh, di ba? Tommy has a knack. Day, to Tommy this day, Tommy is managing Barbie. Yes. Kitschy. Yes. Teddy. So, Teddy, yes. He has a knack for artists. Mm. May ganun siya. 12 Stone, di ba? Oh, 12 Stone, yes. So, nung time na yun, lagi kami magkakasama ni na Tommy because Tommy knew na Ten of Another Kind was made for Introvoice. Was made to actually let Introvoice go or not go, di ba? Parang ganun. So, sabi niya, kaya niyo ba to? Oo. Oh, kailangan niyo ng manager. Yun pala sinabi ni Tommy, kailangan niyo ng manager. Sabi ko, ikaw na manager. Magaling ka na gumanap ng manager. Okay. Sabi niya, ako? Pako? Nagbibigay lang ako ng advice. Sabi ko, pero Tomas, yung mga sinasabi mo, it makes sense sa sinasabi ko at nagtutulong-tulong tayong dalawa. Ba't di lang ikaw manager? Kasi palagi kami nag-uusap sa telepono. Wala lang. Hello, si Paco. Ganun lang. So, kuntuhan lang talaga. Oo nga. O sige. So, wait, anong connection ni Pancho for the audience? Si Pancho naman is... Pancho of... Of Bamboo. Bamboo. Si Pancho is my best friend. Si Pancho, pop boy yan. Mas pop boy pa sa akin yan kasi nagdi-DJ yan eh. So, nung time na naka-creepers ako at naka-auto shoes, si Pancho naka-penny loafers. Nung time na naka... na 501 ako at saka white shirt, si Pancho naka-plaid, naka-pleated na pantalon at yan, nasa naka-ganun yan. Tapos nagkataon yung mga girlfriend namin magka-klase, so pareho kami nasa school nanunundo, so lagi may nag-aalas ka ni Pancho na parang puta kang disco eh, ako Death Before Disco ako noon eh. Siya naman, disco before anything else. So, nag-toss coin lang kaming dalawa. Sabi ko, toss coin tayo. Pag nanalo ka, sasama ako sa disco mo. Mm. Eh, natalo siya. Mm. So, sumama siya sa show ng Intro Voice as my tagabuhat. And then, nagustuhan niya. Sabi niya, gusto ko to. Sabay kami nagro-roadie eh. Nag-roadie ako dati kasi kapit ba. Sa yeah. Intro Voice. Intro Voice, oh. Kasi kaya ako kilala si Pancho. So talagang masaya. Di ba? Kasi kwentuhan lang naman. Even nung sila, it was more like, tara, game! Ang konti lang naman ang gamit nung araw. Yes. Ano lang kami, Darren? Pero paano kayo nagkakilala? Sa Dredd, di ba? Dredd. Hindi. Heads ka na nun. Hindi, well, I was diba? In college. Mm. Pero college, later pa yung, heads na ako, pero college band lang yun. Mm. But I was living in the same village in Horseshoe. Yes. My tita lived there. Mm. Tapos, nag-weekend ako sa tita ko, tapos naririnig ko sila nagja-jam. Yes. Kinausap ko lang siya. Yeah. Pwedeng manood. Yan. Yun lang. Tumatambay lang ako. Hindi din manila alam na may banda ako. Tumatambay lang, tapos nagro-roadie lang. And then, nung time na yun din, gato kami ha, like yung relationship namin that people don't know is, nagtuturo ako ng drums sa JB Music sa... Sa Cubao. Minsan dadaan siya, sabay na tayo umuwi. O di ba, pupunta mo ako sa May New Frontier, di ba? Tuturuan mo pa mag-drums. Mm. Yung tinuro mo, ito yung pina-famous mong tinuro sa akin is the ride bell in Alapaap. Kasi sabi mo, ano to, Stuart Copeland. Yes! Patung-tung. Yeah! Kaya pala, okay. Yun. So, kasi pag tinutugtog ko yung Alapaap, pinaplaka ko yun hanggang ngayon eh. Sabi ko, patandali naman ito. Sa'yo galing yun. Ito, ay bago akong alam, Stuart Copeland. Mm. And then, napansin ko sa Alapaap, nung ginawa ni Rames yun, sabi ko, pucha, inisipan ng drums to. And then, totoo, naiinis ako when people just play Alapaap na ganun. Because ang una nung is, ting is quarter eh. Okay? Okay. Second is, ting-ting. Ano ba yung second? Ting, second verse. Basta pareho lang yun. Hindi.
Pag pinakinggan, pero pag pinakinggan niyo hala pa, magkaiba ang ginagawa ni Raymond sa first, sa second at sa last. I'm sorry. So to, and I think if you're playing hala pa, and hindi ko alam yung context ng bell na may origin, di ba? But nung pinapakinggan ko, sabi ko, wow, inisipan tong palo na to, because iba yung ginagawa sa first, iba yung ginagawa sa second verse, iba yung ginagawa sa third verse. So ganun. So yun yung context namin at nina Pancho, nina Tommy. So tapos noon, nung natapos yung Ten of Another Kind, hindi pa rin convinced si Belia Tan na worthy ang intro voice. Sa album. Sa album. Sobrang, you have to convince the label kasi gagastos sa'yo. Yes, because and there was no other band. It was The Dawn and Nobody. Ah, The Dawn, Identity Crisis, Identity and Nobody. Crisis. Sana ng ano, ang Local Brown. Or the other rock group. Na, yung Local Brown was later pa. Later pa yan. Later pa yan. Yung mga pati Coco Jam, mga ganyan. Mm-hmm. After intro voice lahat yan. It was The Dawn, Gel Boys, and then The Dawn, and then Identity Crisis, and then wala na. The Gel Boys changed their name to parang 92-1. Oh my God. 1-800 Boysville. Kala ko Saviorville. Parang ganun. Yeah. 1-800 Boysville. Ganyan. Whatever happened to them? Namatay. Yung dalawa. Namatay yung dalawa. Wait, what about the Neo Colors? They were about the same time. Yeah. Neo Colors, yes. Pero ang Neo Colors, ang pinag-usapan lang natin yung universe natin eh. Ah, nasa ibang world. Nasa ibang world ang Neo Colors. So niyo ko kung baga mezzanine yan eh, kung ito ang Gel Boys. Thank you for calling it out. No, I'm just remembering. Kung ito ang Gel Boys. From our childhood. Yeah, yes. Gel Boys, The Dawn, Identity Crisis, and then somewhere in the ether, itabi natin yung yon. Andito ang Neo Colors, standing alone, the only pop group in existence. Itabi mo yon, andito yung mga Eva Marie. Side A. Na may album din. Side A, Art Star. So, wala pang Art Star. Wala pa. Side A lang talaga. And then after that ng lahat, ayan na yung mga Nito Palacios na ano. Na mga, ano yung Nito Palacios? Mga underground, mga four track na recording lang, nakaset na hindi talaga label, mga indie. Yun. So, yun lang dati ang mundo. Walang ibang mundo, yun lang. Okay. So ano to? 86, 85, 86, 87. So 87, talagang kumakatok kami sa pinto ng label. Eh bumalentong ang Identity Crisis. Ano meaning? Meaning hindi kumikita yung album nila. And nung time na yun, ang album, mahal gumawa ng album dahil vinyl yan eh. Vinyl ang pinag-uusapan. So yung raw material niyan, mahal, 'di ba? Mataas ang cost niyan. Advance royalties, mga ganun-ganun, 'di ba? So So sa amin, sabi ni Tommy, ako na magpo-produce. O tapos, ibebenta natin. Dahil dati funded, maglalabas ng pera ang record label. Yeah. And then, may budget ka na. Ngayon, si Tommy, gumawa tayo ng album, and then ibebenta natin. So pagdating mo, may finished product ka na. So you're selling the album. You're selling the album. Yung Back to the Roots, yung unang album namin, binenta namin sa Dyna for only 80,000 pesos. Wait, is that Ira or Vic? Ira. Okay, still Ira. Ira, saying Back to the Roots, the only album na nandun si Ira Cruz, the first album, na nandun yung mga Calling All Nations, Maynila, Kaibigan, yung mga ganon. So ano yun? Ira Cruz yun. Tapos there, 80,000, kinuha ng Dyna. Kinuha ng Dyna for 80,000 pesos. So, eto na, may album na kami, di ba? Finally, may album na kami. Who produced it? Kami. Pati si Tommy. I thought si Alex Cruz. No. Si Tito Alex at saka si Vic Naldo, yung isang kantaron, yung panahon, ang nag-compose, si yung dalawa. Si Alex Cruz at saka si Vic Naldo. So si Papi at saka si Tito Vic, sinulat nila yung kantang yon, binigay sa amin. So kasama sa album yon. So dinilabas namin yung Kaibigan. Kasi rock band naman talaga kami. Ang mga tugtog namin, Living Colors, Juan de la Cruz, Anak Bayan, as in si The Police. Anak Bayan. As in mabigat ang tugtog. Ang boses ni Jonathan hindi talaga pampap. Si Jonathan is, at saka ano kami, basagulero kaming lahat. So, totoo yan. So, yung image na nakikita ng tao, that's a fluke na hi, mga ganun-ganun. Darin parang maraming away ko yatang nakita yung intro voice na nakipagsuntukan. Ganun kami.
Pero yeah, gets ko kasi as opposed to the yung image, di ba? Na by accident lahat yan. So nilabas namin yung unang kanta namin, rock na rock. Kaibigan. Pucha naman tong si Geneva Cruz. Of all the time na pwede siya maglabas ng kanta, naisipan maglabas ng Kailan. So, di ba, taob lahat. Di ba? Taob lahat. Kailan was the biggest song of 1990. That's a beautiful song. I'm sorry. I right? That song. Compared to Kaibigan ko, kasama ko, wala kang laban doon. Sobrang ganda ng Kailan. So, first single yun of the album. First single, oh. First single. Kaya ka na i-love. Hindi. Kaya ka na. Galing ah. Flop yun. Flop. So, next. Next. Maynila, sabi ng label. Lalabas natin ng Maynila. Mm-hmm. Sa Maynila ka makakaramdam. Yeah. Ang gumawa ng chorus na yun, si Epi Kizon. Okay. So, Maynila ang lalabas natin. Okay. Game. Itong concept, ganyan. Paglabas ng Maynila, mga kababayan. Kay Kiko. Uwian na, di ba? Okay. Uwian na. Pagkatapos, normally bibigyan ka lang ng label ng dalawang chance eh. Dalawang chance mo, flop ka, di ba? Flop so, ka. So, how does it happen? They release it on the radio? Yeah, ano yun eh. Magmi-meeting kayo. Nung time na yun, may marketing people. O, mag-release tayo, magpo-promo tayo. Ito ang mga TV guestings. It was a big deal talaga. May campaign talaga. And lalabasan mo ng pera yung campaign. Magpapayola ka sa kung sinong DJ yung tumatanggap ng... Eh, wala man tumatanggap ng dalawang... Podcast naman ito, pwede na sabi kahit ano, di ba? Oh. Ako naman nagsasalita, hindi naman ikaw. Oh. Di ba? Kahit ano. So, ang point ko... Historical. Ang point ko, lahat ng pwede mangyari na tama, mali! So, pagkatapos maglabas ng pera ng Dyna, malaking pera, sabi ng Dyna, head of Dyna. Nung time na yon si Jameson okay, D. Okay. Ngayon si Howard eh. So si Jameson nung time na. So nung time na nag-flop kami, wala na si Jameson, si Howard na ang pumalit. Sabi niya, mukhang pag-isipan natin tong intro voice to, nalugi tayo eh. Hindi tayo kikita rito. So we were dropped, technically dropped. Parang let them fade into the sunset. Ganun. For some reason, itong archdiocese ng Ilocos Norte, ng Lawag, tumawag sa Killer Bee. Meron ba tayong banda na pwedeng dalin sa Ilocos para mag-raise ng funds? So ang Killer Bee, which is a sister station, tumawag sa WTM. WTM, si Sergeant Pepper, type niya yung Maynila. So sabi ni Sergeant Pepper, ni Nel, oh, ba't di natin papunta ng intro voice sa Lawag? So imagine mo yung mga drums, sinakay namin dun sa kaya ng maleta ng bus. Public bus talaga. Sa ilalim. Hindi kayo naka-van? No! So ano to, si Ira, ako, si Jonathan, si JJ, si Jobert, punta kami ng Lawag on... Wala kami... Tommy, wala si Tommy. Wala. Hindi sumama Pancho, si Tommy. Wala. Wala, kami lang talaga, kaming lima. Parang 10 to 12 hour... bus ride. Yeah, kasi nagtitipid nga lahat, di ba? Pagdating namin doon, punong-puno yung teatro. Kasi naka-score talaga kami doon. Kami ni Ira sa Fort Ilocandia. Talagang naka-bingwit kami. Talagang big time. Naging rock stars kami sa Lawag. And tuwan-tuwa yung Archdiocese, si Father Rock, if he's watching. So, pagbalik namin sa Manila, feeling namin may pag-asa pa. So, lumapit kami sa label, sabi namin, may pag-asa pa kami. Ganyan, sabi ni Howard. No, wala na. So, okay. So, sabi ni Pancho, pagupit mo na yung buhok mo, wala na tayong karir. Sabi ko, bakit mo naman nasabi yan? Wala na, idadrop na tayo. Hindi na, anong gagawin natin? Well, dalawa lang, bumalik tayo sa college o magtrabaho tayo. So, yung daddy ng girlfriend niya, ni-refer kami kay Mr. Goosey, who is the head purser of PAL. So, tinanggap kami para maging flight attendant. Mm. Kaming dalawa ni Pancho. What? So, talagang hindi ka na mag-abanda so, talaga. Tapos na, nagpagupit na ako. 1990? 1992. 92, yan.
mamatay lang ng nanay ko. Ang tatay ko galit na galit sa akin dahil sana hindi na ako nakik out sa Lasal. Mag-aral na lang ako. O ngayon, tay, pagpapagupit na ako, magfa-flight attendant ako sa PAL. Pupunta na kami ng Cebu, magte-training na kami. Tawag si Jonathan Buencamino. Buksan mo yung radyo. Okay, bukas ako ng radyo. The top 20 at 12. Number 8. Wow. However which way. Now it's strange to want me. Whoa! Mamayang konti. Ay, gina-goosebumps ako. Mamili na lang kayo ng isang goosebump dyan. So, putya, mamayang konti. Kalaban na namin si Side A. Hold on. Siya yung number one. Keep on holding on. Tapos yun pa yung title eh, no? In my head, I'm like, not for long. Tangina, eto kami. Mamayang konti. And the new number one song for the... And then babalik tayo sa 1986. Lahat ng fans na naipundar namin noong 1986, amin pa rin. Diba yung kinento ko siya sa Dutch Entertainment? Mm. We really kept in touch with those people. And they made it a point. Parang street team na, no? Modern, kasi maybe most of them couldn't afford to buy an album. Mm. Pero tatlong 25 lang ang katapat nun eh. Payphone lang yun eh. Noong mga panahon na yun, payphone lang ang katapat nun eh. Pero nirelease niyan as a single? Or... Una, wala. Pinulot lang ni Triggerman yun. Sabi ng mga tao, actually, sina Marky Diaz, ang may kasi yung mga, yun yung mga assistant niya, hindi naman talaga siya eh. So, si Marky Diaz, Milo. Triggerman, DJ and LS. Yeah. Milo, play mo to, ganyan-ganyan. Mm. Pinulot ng tao. Ang story naman nun, rock yung buong album eh. Mm. For some reason, nag-trip lang kami dalawa ni JJ Buencamino. Lagi tayong ballad. Mm. Sabi ni na Ira, ba't natin lalagyan ng ganito? Wala lang, pang ibang lasa lang. E punyeta, yun yung, yun yung nag-hit. So sabi ko, guys, ako nagsulat nito. Ito ang formula natin. Galing, galing. Magbabalad tayo ngayon. Sabi ni Ira, out ako dyan. True story, ganun na lang. Okay. Parang movie. Out ako dyan, Pax. Sabi nga, later ang pinag-uusap, nag-inuma kami ni Naira sa bahay. Alam mo ba, sabi niya, alam mo ba nung umalis ako sa Intervoice, ako na nagsabi sa akin na tanga ako, tatay ko. Tito Alex. Kasi however which way, ang nagpasikat sa Intervoice. And nung time na yun, hearsay, na-sign up na ng after, ng Dyna ang After Image. So, alam na na sabi ni Tommy, mukhang wala tayo label, hindi sila magre-renew. Mm. So, hindi sila magre-renew. Sabi ni Papang, si Ramon Chuaing, sabi niya, ako may bago label. Mm. Cosmic. Ano, pangalan mo palang ang baduy-baduy mo. Diba? Cosmic! Sino po nandun? Ah, kayo. Sino pa po? Kayo. I love you, Ramon Chuaing, the best. Mm. Diba? Wala na ba ibang option? Wala. Cosmic. Si Arlene nandun, si Jesmon nandun, si Papang nandun, si Suzette Arboleda nandun. So yung mga dating tagawian na naniwala sa Intervoice, yun ang dinala ni Ramon Chuaing sa Cosmic. Fine, Cosmic tayo. Sulat ng Will I Survive, sulat ng Di Na Ako Asa Pa, yun ang naging formula. Sabi, okay, ito. Wait, how'd you get Vic? Nung ayaw na ni Ira, sabi ko kay Ira, magpa-audition ka naman ng gitarista. Oh. So si Dumdum, si John yung ping ng WKC, Dumdum. Yung isa, ito ang sumasagot sa joke. Mm-hmm. Okay, yun lang sinasabi niya buong araw. Dumdum, di ba? Kapitbahay niya si Vic. So nagsasalita pala siya. Yeah, si John yung ping, shout out. So sabi niya, ako meron akong kaibigan, si Vic Carpio, magaling mag-gitara. So nagpunta si Vic sa bahay, sa Horseshoe, nagpunta siya ron. And si Ira, magaling na gitarista talaga eh. So marami kami in-audition na gitarista after Ira. Hindi marunong magpatunog ng gitara. And then dumating si Vic. Alam mo nung personality ni Vic Dayo. Mga probinsyanong. Kasi galing siya Palawan talaga. So mukha siyang probinsyano. Sabi ko, introvert yun. Ako extrovert. So sabi ko, marunong ka ba mag-gitara? Pwede naman natin subukan. So binigay ko sa kanya yung After the Rain ng Nelson. So, pinakinggan lang niya. Sabi ko, kaya mo ba kapain yan? Oh!
mga gano'ng katagal? Mga, bigyan mo ako ng, pakinggan ko lang isang beses. Na-jobbert na naman ako, pero this time, ito magaling talaga. Alam mo yung, naka-BCB siya na pedal board, yung heavy metal niya, ganun lang niya. Tapos pag ganun nung nakaupo pa siya, naka-engine seat, pag ganun nung cord, tinginan kami ni na Jonathan, mukhang ito na gitarista natin. Pagtingin ko kay Ira, sabi ni Ira, yan ang gitarista niyo. So, nagkaroon pa kami ng gig sa Dread na andun si Ira. Pero bakit nandun siya habang nag-audition kayo? Kasi magkakaibigan kami. Kumbaga, parang magkakapatid kami to begin with eh. So, ang point niya is, I want to move on. Ayoko sumama sa inyo. Pero hindi ko kayo a-abandonin. Iba rin yung ganun, no? Parang Solid kami. Alam mo yun. Like, cool naman si Ai. Solid kami. Tapos, so, ano, sabi ko, Carrie, isang gig tayo sa Club Dread, yung sa Timog pa. Pakilala natin si Vic. Oo ba? So, may handoff talaga, pinakilala niya si Vic. May mga 10 people na nanood sa amin doon. So, so okay siya. Okay siya. Vic can play. He was Van Halen. Very humble guy, Darren. Very humble guy. One of the best. Underrated. Kasi sa intro voice, ang ginagawa niya, ting, ting, ting. Pero yung mga gitarista na nakakilala kay Vic, sinasamba si Vic for the guitar player that he is. Na mabait, very down to earth, tapos ang galing tumugtog, ganyan. Van Halen talaga. So, nung dumating na si Vic sa eksena, nung umexit na si Ira, tama naman sumikat ang However Which Way. So, imaginein mo na lang, si Vic kaya pala nagpunta ng Manila, may nabuntis sa Palawan, nagtago sa Maynila. All of a sudden, sabi niya, pre, yung mukha ko nakabalandra sa TV. Ito yung verse ng gusto ko. To the point. Akala ko kasi sa Shakey's lang ako tutugtog. Grabe yun. So, up to this day, hindi pa po ako nakakapunta ng Palawan. Napuntahan ko na lahat ng lugar sa Pilipinas. Dahil bawal si Vic sa Palawan. At baka daw mabaril kami sa Palawan. So, sa takot ko lang, hindi na ako pumunta ng Palawan, di ba? Maganda ang Coron, maganda ang El Nido. Thank you very much. So, ganoon. So, that's when it started. Tapos, yun na. Noong time na sumikat yung However Which Way, naglabas naman ang hype. Ni Noel Mendez, Cynthia Alexander. Yes. So, ngayon sabi namin, mukhang may papasok sa space natin. Mukhang pop-up to. Ang galing. I'll wait for you for how long it takes. Di ba? Eh, nakikita ko sa LS, sila naman yung gusto magbaba sa amin, di ba? Marketing na. Pasok na marketing. I'll wait for you. However, which way? Sabi ko kay Tommy, gawa tayong tour. I'll wait for you however, which way. Hype at saka intro voice. Imbes na kalabanin natin sila, kaibiganin natin sila. Joint forces. Mag-join force tayo. O, di napaganda, di ba? Kasi bakit mo gusto ng kalaban, di ba? You want it to be a community eh. So, ang talent fee namin, tigwa 1,000. Per show? Per person. Per band. 10 shows, 1,000 pesos ang talent fee. Ah. So, for 10 shows, 1,000? Each. Show. Each show, okay. So, yung 10,000 pesos namin, kasi wala na kami sa horseshoe nung time na to, sabi namin ni Tommy, yung 10,000 natin, gumawa tayo ng rehearsal studio. Sige. Kasi ang goal naman is not to make money. The goal is to spread the word and awareness na we exist. Mm. So, doon namin pinauso yung campus tour. Mm. Kami nagpauso ng campus tour. Before us, the Don would wait for a producer to produce them. Kami hindi kami naghintay. Kami ang nakipag-usap sa student council. Diretso na. Sinabi namin, inyo na yung kita. Mm. Kami na magkagawa ng marketing lahat. Inyo na yung kita. Pahingi lang ng venue. So, yun lang ginawa namin. Bumili kami ng sarili naming gamit, sarili namin mga turbo sound. Kinuha namin si Juancho Herrera ng JR para maging tech namin. Si Pancho, natututo na rin mag-tech. Kaya ba nagka-sound system si Pancho? Siya nagsimula yan. Hindi, nagsimula yan kasi si Joey Valencia, gusto ko yung drums ni Joey, yung mga DW niya, di ba?
So one time, tumutugtog kami. Sabi ko, okay yung drums ni Joey, naka-DW. So sabi ko, punch, kunin natin si Joey. Siya na lang ang gawin natin, Exile. And then, so ang daming tour ng intro voices. So binigay namin lahat kay Joey, ang isa nag-build up. Pagkaya sa mamaya, nag-tie up na sila ni Pancho. Ano yung sound system naman? Exile. So, nung mga times na yun, ganun, right? And you know what, buti nga may opportunity for me to share these stories because they exist. Wala lang nagkikwento. Or maybe wala may gusto magkwento, di ba? But these stories, kasi ano eh, pag pinunta mo yung origin story, paano ba talaga nagsimula? Ako ang pwede ko sabihin, before us, there was the Dawn and Identity Crisis. After Image ang front act ng The Dawn, front act ng Intro Voice ang Identity Crisis. Which is why si Ira, after Intro Voice, sa Identity Crisis siya nagpunta. Si, I didn't know that. Talaga? Si Francis Reyes, after Image, nung namatay si Teddy, sa The Dawn siya napunta. Yun yung naging natural selection. Kasi kami yung mga front act eh. Before The Dawn, ano yung scene? Wala. I mean, yung Juan de la Cruz? That was 10 years that was, before. Oh, there was a gap, may lull. And then, again, let's go back to Cosmic. Yung Cosmic, pinalaki namin yan. To the point na, andyan na, nagka-idea na lahat. Si Vic Valenciano, before BMG, isa yan sa mga nag-discover sa amin. I thought he was from Dyna. He was from Dyna. Mm, right? Oh. And Wea before that. So yung Ten of Another, ay yung Some Kind of Wonderful Days, nandun si Vic Valenciano. Lahat sila nandun. And then nagkalat-kalat na ngayon yan. Vic signed the heads. Yes! So alam na nilang lahat na okay, cash cow tong Intro Voice, let's get more bands. May pera pala rito. Nag-open yung floodgates. Yes, kasi prior to us, one-off lang yung envelope ideas eh. And then ano sunod, di ba? Parang ang tagal bago nagkaroon ng salamat eh. Ang tagal. Tapos all of a sudden, itong Intro Voice, sunod-sunod yung mga labas. So paglabas nila, putya, dinala pa ng Eraserheads to the next level. And then sunod-sunod, and all of a sudden, nagkaroon ng River Maya. Mm. All of a sudden, umabot nga sa makatugtog ka lang ng dalawang chord, big album ka na. Pero nung panahon namin, kakatok ka talaga. Alam mo ba yung kwento na yung 5 years na yun, alam mo kung saan ako nakaupo? Sa labas ng PhilAm, sa EDSA. Kasi ayaw ako papasukin ng guard sa Octo Arts. Kasi ang naisip ko, ang Octo Arts, binigyan ng chance ang The Dawn, an underground band, magkaroon ng album. Baka bigyan din kami ng chance. So may hawak akong demo every summer. Ihatid ako ng nanay ko sa EDSA. So, putya, kailangan ko kaibigan, nagdala ako ng Mr. Donut o Dunkin' Donut doon sa security. Sir, baka pwede papasukin nyo naman ako. Dadala lang ako ng kaset. So finally, pinapasok na ako. Lalakarin ko yan hanggang sa ano, bahay lang dati ang Octo Arts. So nakaupo ako. Kaso kakaibiganin ko ng bago security guard na naman to. So every summer, ganun ang ginagawa ko. So liligaw ako yung security guard. Hanggang mamaya, yan si King Balagtas. Hindi pala si King Balagtas. Si Henry Toribio. Si Henry Toribio yung second voice sa trying pointlessly to understand. Understand. Yun, si Henry Toribio yun. Kinaibigan ko yun. Si Henry Toribio ang assistant ni Bob Guzman na nag-discover sa The Dawn. So kailangan digitan mo ito yung prior to Tommy Tanchanko. Ito yung binabalikan ko lang yung pinakauna mga times. So every summer paulit-ulit hanggang mamaya naging kaibigan ko na si Jenny Zagala na nag-aayos ng mga booking for The Dawn, mga ganyan-ganyan. So ang goal ko lang is maabot ko lang kay Bob Guzman yung head ng A&R, yung demo ng Intro Voice na ni-reject niya sa harapan ko. But that's okay. Kasi si Jenny Zagala, siya ang nagbigay sa akin ng break na makatugtog sa SM Cubao. Hindi pwede ang Dadon. Tinawagan niya, sabi, pwede ba ang Intro Voice? Sabi ko, pwede. Pero nung time na yon, may gagawin ako sa Lasal. Pag ginawa ko yan, makikikout ako sa Lasal. So, libreng concert sa SM Cubao o itong gagawin ko sa Lasal, mati 22, mati 21 units ako na baksak. Okay na tong Lasal. Dito ako sa ano. So ginawa ko lahat yon. And you know, ang sarap, di ba? Sarap ng buhay ng mga kabanda ko. Sila, nakagraduate silang lahat ng college. Ako nilaku ko talaga. Kahit ng mga time na wala nang naniniwala,
iniiyakan ko yan. Talagang nilaku ko talaga lahat yan. Di ba? Makaabot lang. And you know, I guess full circle, that's why I take pride na parang let me see if I can do it again for this new generation. Kasi unacknowledged, I can say na hindi naman ginawa ni Jet Pangan to eh. Pag nag-usap kami ni Jet Pangan, pwede mo naman ako tulungan, hindi mo naman ako tinulungan eh. Magkaibigan ta, minentor ako ni minentor ng Teddy Diaz ang intro voice. Mentor, ha? Like si Teddy Diaz would go to G-Sounds sa NEPA Q-Mart to tell us what to do, how to do it, ganyan-ganyan. Doon ko nga sinabi sa sarili ko na gusto ko sumikat kasi gusto ko rin mag-mentor ng mga artist parang ginagawa ni Teddy. So pag nagkakantsaho kami ni Jet, lagi sinasabi, bakit? Kailan mo inimita ang intro voice na mag-front act sa'yo? Never! Kami sa inyo, we did that a lot of times. No, but we fronted for you. So many times. Kasi gusto namin, magbarkada kami. Di ba? Sino unahin mo? Ibang tao yung barkada mo. Siyempre, barkada. Di ba? Pag may gig kami, sino kukunin natin magpa-front? They raise their heads. Oo, yun na. Pax, 30 years later, somehow, all of you guys ended up in America. So nagbuo kami ulit ni na Ira. Si Vic was in France. So 2000, okay. 2001. Okay, 2000. Okay, first millennium. Si Bongbong Marcos, sabi niya, nothing political. Nagkataon lang na, nothing political guys. Millennium, walang band sa Ilocos. Hmm. Si Amy loved intro voice. Hmm. Yung si Amy Marcos loved intro voice. Wala na kami. Hmm. May sakit si Jonathan. Ako, may ibang banda na ako. Kanya-kanyang buhay na kami. So, sabi ni Bongbong, okay, for the millennium, intro voice ang tutugtog sa lawag. Hmm. Kasi sikat nga kami sa lawag. 2000 yan. Hmm. Sikat kami sa lawag dahil sila una nagpasikat sa amin, di ba? So, tugtog kami ron. So, nung nakita-kita kami after 5 years of hindi kami tumutugtog, parang okay to ha. So, after that, tinawagan namin si Ira. Gusto mo mag-intro voice? Tayo, anim. So, anim kami. Kasama na si Ira. So, 2001 na to. Biglang, na-offeran naman ako na mag-ano sa isang record label sa States na maging A&R. So, sabi ko, guys, sign tong opportunity na to. Punta akong Amerika. So, iniwanan ko yung intro voice ng 2001. Pagdating ko sa Amerika, putya, kailangan pala citizen ka or immigrant ka para makapagtrabaho. Eh, tourist lang ako. Eh, kinalat ko na magtatrabaho ako sa record label. Hindi ngayon ako makauwi the next day, di ba? So sabi ko, talo-talo na to. So nagtrabaho na ako sa warehouse. Kumbaga, parang alam nila na sa... alam, pati yung kapatid ko, alam nila. Social yung trabaho ko. Hindi nila alam. Putya, kargador ako dun. Talagang iniyakan ko yun. And then, na-discover ko na pag artist ka, like ikaw, instant green card ka. Pag artist ka, or athlete, or scientist, at sumikat ka sa bansa mo, bibigyan ka ng green card in less than 2 months. Talaga? Mm. Like ikaw, sabi mo lang, I'm from the Eraserheads, I'm from Sandwich, but siya bibigyan ka ng green card. It's as simple as that. You wonder, ba't di ginagawa ng mga tao yun? I don't know. Ginawa ko yun. Diba? Might as well. So nung ginawa ko yun, okay, so nakakuha na ako ng matinong trabaho. Tapos, noong 2004, first time ko umuwi, kita kami ni Jonathan Buencamino. Can you get my phone? So kami ni, noong nakita ko si Jonathan Buencamino for the first time after not seeing him, pakita natin sa tao kahit pagalitan ako ni Jonathan. Maganda eh, kasi nakakatuwa eh. So ito ay itsura ni Jonathan noong 2004. So sa audience, yan ang itsura niya. Yan ang itsura ni Jonathan Buencamino 2004. Kung lang sabihin ko, oh my God, ano nangyari sa'yo? So tinanong ko siya, sabi ko, kumusta buhay mo? Sabi niya, ang hirap. Nalugi yung negosyo ko. May clothes shop siya ng panahon. Panahon na to. Saan kayo nakita sa US? Dito sa Glorieta yan eh. Okay. So, dumadalaw lang ako for the first time after being gone since 2001. So sabi ko sa kanya, sabi ko, oh my God, sabi ko, gusto mo mag-America? Sabi niya, madali ba kumuha ng ng visa? Sabi ko, madali eh, para sa'yo. Pero ang kailangan lang natin gawin, papuntahin ka muna sa Amerika, maghanap ako ng paraan. So sabi ni Jonathan, alam mo, normally sa 10 sinasabi mo, isa lang doon ang totoo. Pwede mo ba sabihin ng 10 beses yung sinasabi mo?
So sa araw pa niya, sabi ko, nadali kita sa Amerika. I said it 10 times, di ba? Tapos appear kaming dalawa. So that was December. Pagdating ko naman sa States, yung misis ko at the time, ayaw niya nagbabanda ako. Parang tapos ka na dyan eh. Tapos ka na sa pagbabanda. Huwag ka na magbanda. Just live a normal life. Hindi ko naman kaya. So sabi ko, wala bang compromise? Sabi mo naman sa akin ng misis ko, sige, papayagan kita magbanda pero kailangan intro voice lang. Eh, huwag mo akong gaganunin. Kasi parang mong sinabi, ano, sundukan tayo? Parang ganun, di ba? Parang huwag mo akong kakantiin ng ganun. Because gagawin ko yun. Biglang naalala ko si Jonathan nga pala. Nag-promise ako kay Jonathan. So yun na, naganap na ako ng promoter na pwede magdala ng intro voice sa States, Cats Entertainment yun. Noong July of 2005, buong intro voice na sa States. And on the premise na wala nang uwian. Solid. Sinabi ko sa promoter, sabi ko, Tita Jackie, hindi na po uuwi itong mga kabanda ko. Pero bilang gante, we'll play free gigs for you. Talaga? Lahat ng talent fee namin, iyon na. Kasi maghanap naman kami ng trabaho para sa mga yan eh. So to this day, everybody's in the States? Citizen lahat. Lahat? Lahat. Okay. Wow. So imagine mo yung dali na pag sinabi ng UK, gusto namin ng intro voice. No problem. Andun na kami. Pag sinabi ng Australia, gusto namin ng intro voice. Andun na kami. Diba? And now in the present, you are promoting the OPM tour. No, I'm promoting OPM in general. In general, yes. But your company, yes, is doing the OPM summer tours. Yes. Sa in 2023, who are you guys playing with? So this is gonna be intro voice. Intro voice. So nagdagdag kami. Dinagdag namin si Ito Rapadas. Dinagdag namin si of Neo Colors. Of Neo Colors. Dinagdag namin si Glenn Jacinto of Teeth. Mm-hmm. Si Cedric. Parang based ba sila doon? Hindi. Si Glenn lang. Okay. Tapos si Cedric nga will be based here. Mm-hmm. And we're banking on the fact na by the time na dumating ang July, August, he's gonna be a superstar. Siya na headliner. Siya na headliner. Ka na ng alauna. Di ba? Ako naman maghihintay. Ako naman maghihintay ng alauna, hindi na si Cedric. Di ba? Kumbaga, kuya pa ako, mamaya ka pa. Ako muna isasalang ngayon. Okay. Before we wrap up, when is this tour happening and when is Cedric's album coming out? What do you want to promote? Yung album ni Cedric is coming out in February of 2023. Hindi parang intro voice siya na album coming soon. Hindi. Tinanong ko talaga, is it coming out? It's coming. Kasi pupunta ako sa offstage. Who's producing it? Ako. Okay. Ako. Tsaka siyang... In the States? In the States and here. Kaya ako nandito sa Pilipinas. Okay. So album's coming out in? In February. Okay. Tapos si Jesmond, gusto niya ng intro voice album. So talaga? So we'll see. Kasi nag-FaceTime sila ni Jonathan, di ba? Nag-FaceTime sila ni Jonathan. On that! So how many years was since the last album? Oh my 30 God. Years? Oh, lakdam. Tagal. 90 what? 95? 90. No, the last album was 95. 95? Oh my God. See? Yeah, good. I know. So gano'n. Tapos, itong February, March, si Glock 9 ang dadali namin sa States. Okay. By himself or part of the OPM tour? Kasama si Shanti Dope at saka si Heaven. Si inaanak mo. Ah, okay. Silang tatlo. Hip-hop. Hip-hop. Hip-hop sa Amerika. Silang tatlo. Tapos, sa July, OPM Summer Fest. Sa April, dadali ko ang Itchy Worms. Okay. So, may Itchy Worms ako ng April. Kumbaga, kung sino ang pwede kong dalhin sa States, dadalhin ko sa States. Vina Morales nga, dinala namin sa States. Okay. So, di ba bakit hindi? I mean, as para sa akin, Rames, Darren, if you have the opportunity to help people, why wouldn't you? Let them fumble themselves, di ba? Huwag ikaw. Huwag ka maging hadlang sa kapalpakan nila. Bigay mo. And then, if they're worthy, palalaguin naman nila yun eh. Kung hindi sila worthy, itatapon nila yun. Di ba, huwag mo nang bigyan ulit. Pero at least nabigyan mo, di ba? First 5 years pa lang yung kwento mo eh. You should come back. I will. And there's like 25 more years. But ipahay mo si Cedric. Cedric, mag in the studio. Say hi. Bilis. Di ba? Ayan. Hello po. My name is Cedric Escobar. Mario. Welcome nephew to ni Pablo. nephew ni Pablo. Hello po, Chupablo. Okay. Magandang ending yun. Thank you, Pax. Thank you for dropping by. Thank you. Okay. Thank you.